pagkatas po ng tungkulin namin bilang cabin crew na ma-ensure po yung safety ng mga pasahero. Nagawa pa rin po namin na maging kalmado at na-maintain po namin yung calmness po sa loob ng cabin. Kalmado po lahat ng mga pasahero. Wala pong naging hysterical. Salamat sa Diyos. At sabi ko po dun sa katabi ko na flight attendant, sabi ko, halika, magdasal tayo sa Diyos. Manalangin tayo. Kasi marami pong pwedeng mangyari sa ganong sitwasyon. Maaari pong mag-explode yung engine namin. Pwede pong magka-problem din yung left engine. At higit sa lahat, sa pag-landing po namin na napaka-crucial dahil napakabigat po ng eroplano namin dahil puno pa po yung fuel namin, full flight. Maaari po na mag-burst into flames yung landing gears at mag-explode po yung buong eroplano pag-landing namin upon impact. Ayun, salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Sabi ko po, Ama, gusto ko po pong makita ang pamilya ko. Tunay nga po na ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Tinatakbuhan ng matubid at naliligtas. Habang pinaparangalan po kami sa lahat po ng media sa Pilipinas, dito sa Amerika, ako po ngayon nandito, gusto ko pong ipagsigawan ng kabutihan ng Diyos at siya ang bigyan ko ng parangal dahil sa kanya po, siya po ang dahilan kaya minaligtas. Kahit napakagaling po ng piloto namin, kundi po kami sinamahan ng Diyos, baka wala na po ako sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa pagliligtas mo, sa pangalawang buhay na pinagkaloob niyo po sa akin, at sa pagliligtas po po sa lahat ng mga pasahero namin sa aming flight. Maraming salamat po. To God be the glory. Salamat po sa aming Brother Eli, salamat po. At sa aming Kuya Daniel, happy Sabbath day po, Kuya. Maraming salamat po sa Diyos.